Hi guys, welcome back po sa channel. So this time guys, ang gagawin natin, so gagawa tayo ng CRUD operations using PDO extension. Okay, so pagkatapos ng tutorial nito guys, so ito yung maging output ng ating tutorial. So for this time, gagawa muna tayo ng database. So punta lang kayo dito sa PHP my admin, and then mag-create tayo ng database. So yung database name natin, lagyan natin siya ng PDO CRUD, then click ang create, then yung table, for example table users, and then lagyan natin siya ng 6 columns. Okay, then ID, then first name, last name, contact number, and then address, and then posting date. Okay, so dito sa ID, so integer lang natin, and then dito sa first name is bar car, then values is 150, then bar car 150, then contact number, lagyan natin siya ng car, then 11, then yung address is bar car 255, then posting date this time stamp, and then mag add tayo ng isang column para sa email address, then email ID. Okay, then lagyan natin siya ng bar car 120, then click ang save. Okay, so meron tayong database. So next natin, mag-create tayo ng database connection. So first, punta muna kayo sa XAMPP, and then mag-create tayo ng folder dito sa under ng htdocs. So right click, then new, then folder name natin is PDO CRUD Operation. Okay, so dito natin i-save yung mga files natin. Okay, then magbukas kayo ng text editor. So yung ginamit ko is Visual Studio Code. So add ko lang yung folder name. So locate ko yung folder na ginawa natin. Okay, so next dito sa folder name, so right click and new file, then lagyan natin siya ng dbconfig.php. Okay, so ito yung maging database connection natin. So dito php, and then so mag-create tayo ng database connection. So define db host, then localhost, so duplicate lang natin to, then ito lagyan natin siya ng db user. So yung default user is root, then db password, so empty lang natin, and tapos db name. So yung db name natin is ilagay natin siya dito. So punta kayo dito sa PHP my admin, then
select natin ang database name natin is PDO CRUD. And then ilagay natin siya dito. Okay, then next i-establish natin yung connection. Try variable dbh equals new PDO, then mysql host equals db host, then db name equals dot db name db user and db pass, then terminate. Okay, then catch PDO exception, then variable a, then exit kung may error yung database connection natin, so exit natin siya, then error that variable a get message, then terminate. Okay, so ito yung database connection natin. So, i-try natin siyang i-run guys kung wala ba siyang error. So, dito kay sa browser. Then localhost, i-select natin yung folder name, so PDO CRUD Operation. Okay, so click natin ang db config. Okay, so wala siyang error. Okay, so success yung pag-connect natin. So, next nating tutorial guys is yung pag-insert ng data or record sa database natin. And don't forget to subscribe guys, and please follow this episode para makuha ninyo lahat guys yung mga steps natin. And don't forget to subscribe my channel, CRUD page, and thank you guys.